Naglunsad ng bagong Pilipinas slogan ang Malacanang na pinapagamit sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Di na iwasang may kumparayan sa bagong lipunan na branding noon ng ama niyang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Bagong lipunan noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Masagana, maunlad, malaya. Ito ang bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas naman ngayon ang inilabas na slogan ni President Marcos Jr. Ito raw ang magiging tema ng administrasyon na isusulong sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sumasalamin daw ito sa malalimang pagbabago sa lahat ng sektor ng lipunan at ng gobyerno at sa commitment na magpatupad ng komprehensibong reforma at pagbangon ng ekonomiya. Hindi naman maiwasang maikumpara sa bagong lipunan ni dating Pangulong Marcos ang temang Bagong Pilipinas. So I'm sure maraming sasabi, even in terms of look and, di ba, sound, Bagong Pilipinas, Bagong Lipunan, di ba? Wala na lang kanta. Maging si Senator Risa Ontiveros, tumaas din ang kilay sa pagkakapareho ng slogan ng mag-ama. Bagong Pilipinas sounds too much like Bagong Lipunan. At alam naman natin kung gaano ka hindi naging bago yung lipunang iyon. Dahil hanggang sa ngayon, yung legasiya niya ng paglabag sa karapatang pantao, yung pagdarambong sa pera ng mamamayan at ng gobyerno. Para naman sa political analyst na si Dean Tony Lavinia, malamang na may ilang mangamba na mauuwi sa martial law ang pamalakad ni PBBM gaya ng ginawa ng kanyang ama. It's hard to imagine for me that this president would want to do this given na nakita niya noong nangyari sa kanyang ama noong naging authoritarian na dictator. So, sana naman they've learned their lesson also from that. Ayon pa sa ilang eksperto, tama lang na may slogan at branding ang Administrasyong Marcos para malinaw daw kung ano ang direksyon na gusto ni PBBM para sa ating bansa. Ang tanong lang daw, meron ba talagang bagong Pilipinas at may inaasahan daw ba tayong pagbabago sa pamamalakad sa ating bansa? Kung tutuusin, late na nga raw ang paglabas ng slogan ng Administrasyong Marcos ayon kay Lavinia. Lalo't nakaisang taon na siya sa pwesto, pero ngayong inilabas na ito, sana raw ay mapanindigan ang sinasabing Bagong Pilipinas. Okay naman na magkaroon ka ng, ano, ng objective, eh. Magkaroon ka ng dream. Okay yon. But if you are too far away, instead of achieving it, ipapakita mo lumalayo ka ng lumalayo, ay nako, magagalit pa yung mga tao sa'yo at pagtatawanan ka. Hirit naman ni Senator Ontiveros, huwag sanang puro branding ang inaatupag. Talagang nauna pa lumabas yung logo ng Bagong Pilipinas kaysa sa totoong pagbabago. Tanong tuloy ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, low governance na lang ba tayo ngayon? Pero para kay Senator Chiz Escudero, inspiring daw ito at senyales ng bagong simula. Sana daw mahikayat nito ang government officials at employees na pagigihan pa ang kanilang trabaho. Para naman kay Senator Joel Villanueva, nagbibigay ng malinaw na direksyon ang bagong slogan sa kung ano ang gustong magawa ng kasalukuyang administrasyon. E ano naman kaya ang sabi ng mga ordinaryong Pinoy? Depende ho kasi kung paano ho na-deliver yung plataforma. Kahit naman ho gawin ho natin ang magagawa natin, still tayo rin tsaka nasa tao rin kung paano ho rin natin i-apply yung slogan na meron ngayon. Medyo maganda kasi bago eh. Medyo baka mamaya umangat ng konti ang buhay ng mga Pilipino. Mabawasan ang kahirapan, gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.